Tumaob ang isang overloaded na bangka sa Occidental Mindoro. Sa Cebu City naman, mahigit 100 aso na ang biktima ng animal cruelty. 5 sa mga aso patay matapos umanong lasunin. Narito ang unang balita. Natagpo ang wala ng buhay ang 5 alagang asong yan sa labas ng bahay ng kanilang amo sa Barangay Guadalupe, Cebu City noong May 12. Sa gilid ng gate, nakitang may bigas na hinaluan umano ng kulay blue na kemikal na posibleng nakain ng mga aso. Agad na inilibing ang mga alagang aso sa loob ng compound ng kanilang amo. Masama ang loob ng pamilyang may-ari sa mga aso at desididong magsampa ng reklamo laban sa mga lumason sa kanila. Nitong Miyerkules naman, nagsagawa ng dog rescue ang mga otoridad sa Barangay Adlaon. Mahigit 100 asong inabandona sa pribadong dog shelter kasi ang nakaranas ng sobrang pagkagutom at uhaw. Sa sobrang gutom daw, 7 sa mga aso ay namatay. Ang iba naman ay tumaka sa shelter at naging banta sa mga residente dahil nangangagat ang mga ito. Pinaiimbestigahan na ni Cebu City Mayor Mike Rama ang mga insidente ng karahasan sa mga aso at pinasasampahan ng reklamo ang mga responsable rito. Plano naman ng Cebu City Council na palakasin pa ang Animal Welfare Act at tutukan ng proteksyon sa mga hayop sa lungsod. Sa dagat na sakop ng San Jose Occidental Mindoro, tumaob ang isang bangka nitong Miyerkules ng gabi. Galing sa bayan ng Sablayan papunta sana sa Ilin Island ang bangka na sinasakyan ng 7 tao. Maswerteng may napadaan na isa pang bangka, kaya nailigtas ang 5 sakay nito. Kalaunan ay nahanap din ang 2 pang sakay na lumangoy pala papunta sa Pampang. Pinauwi na silang lahat at maayos naman ang lagay. Sabi ng mga otoridad, overloaded ang bangka kaya tumaob. 3 lang daw dapat ang sakay nito. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.